Hello everyone, welcome back to Giggle TV. Sa mga bago po sa ating channel, my name po is Ryan, also known as Kuya Kigil or Nurse Ryan sa Facebook. Sa mga hindi pa po nakakaalam na ating Facebook group, it's www.facebook.com/KigilTV. Ilalagay ko po yung link niya sa may description down below. Ilalagay ko rin po yan sa gilid dito sa may taas. At ilalagay ko po rin po siya sa may subtitle po sa baba. So guys, sa mga nakapag-message na po sa akin, alam po ninyo na I try my very best na mag-reply within that 24-hour period. Pero minsan nakapag-reply ako agad-agad kapag break time ko. Pero minsan kasi guys, alam nyo naman na nag-work ako sa emergency department. So, napaka-busy, napaka-pagod din po talaga ako. Minsan, wala na rin akong time talaga mag-vlog or mag-edit or mag-sit, gumawa ng sit-down video. So, talaga palipas ko yung araw. Siguro the next day na ako nakapag-reply. Pero I try as much as possible na mag-reply sa bawat isa sa inyo, sa mga tanong nyo. But I honestly think each and every one of you guys for messaging me and then for sending me all your greetings and then all your love and then for all your support, guys. I really, really appreciate it. So guys, kapag bago sa akin channel, don't forget to like, comment, subscribe, and hit that notification bell button para update ka to yung mga uploads ako. So, ang ating video for today is si Giggle nga pala, guys. So, pag hindi yan pa nakiklala si Giggle. Hi, Giggle! Say hi to the camera. Say hi. Me a kiss? Yeah. So guys, it's another sit-down video. Nandito tayo sa may garden ni Brian. Naisipan ko kasi gumawa ng sit-down video kasi it's been 2 weeks na rin since I did another sit-down video. It's lacking on my part kasi I posted a poll less than 2 weeks ago sa ating community tab. Sa mga di po nakakaalam ko sa kung makakikita yung community tab or poll question, if you go sa homepage ng Kegel TV, click mo yung homepage ng Kegel TV. Sa may taas, makikita mo doon yung mga choices. I-click mo yung community. Sa may community, makikita mo doon yung mga updates ko, yung mga posts ko, tsaka yung mga poll ko. Kung saan ka pwedeng bumoto ng mga next na topic ng vlog na gusto kong gawin kong next. So, 41 ang bumoto last time. And then 41% among that 41 ang bumoto kung pwede akong gumawa ng video kung paano ako nakarating dito sa Canada. So basically, kung paano ako naging caregiver hanggang sa naging registered nurse dito sa Canada. So guys, without further ado, let's start, okay? Okay na? Giggle? Giggle? Wala na tayong patumpik-tumpik pa, no guys? Let's start. So guys, I graduated Bachelor of Science in Nursing sa my Central Escolar University sa Mendiola, Manila way back in March of 2006. I took the Nursing Licensure Examination in June 2006. So two months yung review. Sa downtown Manila ako nag-review noon. I can't honestly remember kung ano yung review center na pinuntahan ko. Pero nung nangyari noon is group of friends kami, barkada, nag-rent kami ng isang condominium sa may downtown. Tapos doon kami nagstay for the last 2 months. 2 months bago kami mag-take ng licensure exam. So naialala ko pa noon, nagsura ng pader namin from bedroom, kitchen, pati mismo yung toilet is puro Manila paper na may equations, may formula, may nursing notes. Lahat about nursing. So kahit saan ka magpunta, makikita mo is nursing notes. So which is very good on our part kasi kahit pagtulog mo, kahit yung taas, yung ceiling mismo, makikita mo yung mga nursing notes namin, yung mga Apgar score, yung mga cranial nerves, lahat. So it was very helpful on our part para at least ma-retain sa utak namin yung mga naaaral namin sa mga review center. Giggle, tumataho. Kimber, stop barking. Kimmer, come. I'm sick, Kimmer. But anyway, so guys, ito. So the good thing about having group of friends na nag-stay sa one condo unit is yung alam mo yung nagbe-brainstorm kayo after ng review center. Pero I think kung mas maganda rin yung iba't ibang review center kayo kasi kami, pare-pareho kami ng review center na pinuntahan.
So pare-pareho kami ng mga naaaral. Pero mas maganda rin siguro, ako in my point of view, mas maganda siguro yung iba't ibang review center para ibang mga lectures and topics yung mga meron kayo in hand. So yun na nga, no, guys. So June 2016, nakuha ko yung licensure examination sa Pilipinas. Naalala ko pa noon, ang init-init sa classroom na pinuntahan ko. So hindi ako masyado nakapag-focus sa aking exam. Pero I made it alive naman, 2 days yung exam. And alam ko sa first day is 3 sets yung exam. And then second day is 2 sets yung exam. Para yung second day yata is yung psychiatry and another med-surge yata, if I'm not mistaken. Pero yun na yun. Sorry guys, I have to retake multiple times kasi si Gamer tsaka si Giggle very uncomfortable and then tahol ng tahol kasi may mga dumadaan sa likod. But anyway guys, so I took my nursing licensure examination June of 2006. If I'm not mistaken, it's first week of June, and then lumabas yung resulta yata niya mga mag-July na yata, ang tagal, siguro mga 1.5 months. Ngayon pala, kaya ang tagal-tagal lumabas ng resulta, it's because may leakage nung batch namin. So, anong nangyari, to cut the story short, inas kami ng PRC na mag-retake ng exams 3 and 4 nung licensure examinations. Pero nung time na yun, to cut the story short guys, is nasa Dubai na ako. So, anong nangyari, meron akong valid Philippine licensure examination, Philippine licensure license, pero valid lang siya sa Philippines kung gusto ko mag-practice, pero hindi siya valid sa ibang bansa. So ang parang yung license ko kasi June 2006 siya, valid siya sa Pilipinas pero hindi siya valid kung gusto ko mag-work sa US, sa Canada. It all depends sa bansang gusto kong applyan. So nagkaroon ng medyo problema nung time na yun. So while waiting pala noon for my results nung nag-take ako ng June 2006 licensure examination, is nagwo-work na ako as claims processor sa insurance company sa May Makati. The name of the insurance company is Asian Life, and I'm very very grateful sa lahat ng mga tao doon kasi alam mo yun, doon ko ang sarap mag-work kasama ng mga taong yun. Kahit umuwi ako ng late, kahit simpleng food lang yung baunin ko every day, ang saya nilang kasama every day. Basta, ewan ko, basta ang sarap-sarap nilang kasama every day. Parang napapawi yung pagod ko tuwing nasa work ako. I don't care kahit umalis ako ng napakaaga or umuwi ng napakalate. But anyway guys, ayun yung experience ko sa Makati, sa My Asian Life. So I had to attend my resignation noong December because I had to fly to Dubai. Kasi meron ako dong, sa Dubai, meron ako dong first kasi na sabi niya sa akin, meron mga nurses dito, meron mga employers sa Dubai na nag-hire ng mga Filipino nurses na sa constructions, na kailangan nila ng mga construction company nurses. So ako naman, nag-fly ako ng Dubai, having only a visit visa. So guys, hindi ko sinasabi sa inyo na gawin nyo to guys, kasi maling-mali siya. Hindi ko alam kung pwede pa rin siyang gamitin sa Dubai ngayon, pero ang ginawa ko sa Dubai is I only have a visit visa. So napumunta ko ng country ng Dubai, interrogation sa my immigration officer, anong gagawin mo sa Dubai to visit my cousin, magkano yung perang mo hawak-hawak, so 400-500 dirhams, how long are you planning to stay in Dubai? 2 months, 3 months, ganyan. I think if I'm not mistaken, 3 months lang yata yung validity ng visit visa sa May Dubai. Nung time na yun, nung 2007 na nag-fly ako sa Dubai. February yun na nag-fly na ako sa Dubai. So, ang ginawa ko nun is nag-apply ako every single day. Nagbabasa ko every single day. Talagang in-apply ko hospital, construction company, lahat inaplang ko as a nurse sa Dubai. Ang problema ng hospital is hindi nila ni-recognize yung license ko kasi nga tulad na sabi ko before, may leakage. So yung Dubai isa siya sa mga it's actually United Arab Emirates yung country niya na hindi sila tumatanggap ng 2006 June nursing licensure
board passer kasi nga alam nilang may leakage nung time na yun. So, nagkaroon ako ng problema nung time na yun. So, luckily naman nung time nung nag-apply ako sa construction company, nagkaroon ako ng chance na ma-interview ng isang, if I'm not mistaken, taga Switzerland yata siya, or Mr. Krips ang pangalan niya, pero taga Switzerland nga ba siya, Netherlands, basta taga Europe siya. So in-interview niya ako, nasagot ko naman yung mga interview niya ng mga okay naman siya, construction company yon. Tapos sabi ni Mr. Krips na, sige ma, okay naman yung sagot mo, i-hire kita, wag ka naman problema sa visa mo, kami na bahala sa visa mo. So yung mga Pilipino noon sa Dubai, ang ginagawa nila, pumunta sila sa Dubai as visit visa, kukuha sila ng employer, tapos mag-exit sila sa may Kish, sa may Iran, or kaya pupunta sila sa Oman, tapos babalik sila sa Dubai ulit with another visa, pero working visa na. Ako nung time ko, kasi I'm very very lucky, kasi ewan ko kung dahil lang siguro pinagpala ako ng Panginoon or malaking company yung inaplayan ko, sila yung nag-process ng papers ko. I don't have to go anywhere. Nag-stay lang ako sa Dubai. So yung passport ko yung actually nag-exit lang. So yung passport ko, di na siya sa labas, tinatakan na nag-exit ako. Pero if I myself physically na hindi na ako lumabas ng bansa, tapos tinatakan na may working permit na ako, which is valid for 3 years. Ang problema na sa working permit ko is na nilagay nila sa passport is hindi ko mabasa yung working permit ko. So nung pinabasa ko siya actually sa isa sa mga friend kong Arabic, hindi pala nurse ang nakalagay sa working permit ko, is parang trade siya, parang carpenter trade, parang whatsoever. Pero okay na yun guys sa akin, kasi ang akin lang naman nung time na yun is ang point, ang akin lang is gusto ko lang makahanap ng work sa Dubai. Ayun lang naman na stepping stone ko para makapunta ng ibang bansa tulad ng US or Canada. So nung time na yon, so 2 months ako sa Dubai pa lang noon. So February, buong February tsaka March, wala akong work noon. So ang ginagawa ko guys, na-share ko na to sa ibang mga friends ko, wala akong food, wala akong makain, so nagnanako ako ng food sa may common kitchen. Napakaliit ng room namin, 6 bunk beds yun, double bed. Tapos 12 kami nagsisiksikan doon. Tapos nasa may top ako noon, Tapos meron, bumili ako ng peanut butter sa may, lalakarin lang actually parang supermarket sa may condo unit namin. Bumili ako ng flat pa yung tawag doon sa may Dubai. Ewan ko kung bakit flat ang tawag doon, siguro kasi British. Anyway, bumili ako ng peanut butter sa may labas, tapos sinaksak ko siya sa ilayom ng pillow ko. So tuwing gabi, tuwing midnight, yung nagugutom ako, pabuksan ko yung peanut butter, mag-scoop ako yung kakainin ko middle of the night. Pero talagang gutom na gutom ako, gigising ako, pagtulog na yung lahat, o kaya kapag yung nasa work na yung lahat, bababa ako, pumunta ko ng common kitchen, magnanaho ako ng food para kumain. Ayun yung ginawa ko for the whole 2 months na talagang wala akong pera, wala tumutulong sa akin, and then wala pa yung permit ko, wala pa yung visa ko. Ayun yung time na binigay ko yung passport ko sa company na nag-sponsor sa akin. Tapos, dumating na yung visa ko, nag-work ako sa construction company as a first aider ng 2 years. And then, nung first year ko as a first aider doon sa company na yun, is naghahanap na ako agad ng work papunta dito sa Canada. And then, dahil nga hindi ako considered board passer, sa kanila, dahil June 2006 ako graduate, kahit board passer ako, is hindi ako pasok sa parang scoring system nila, tapos wala pa akong IELTS nung time na yun, and single ako, so wala, hindi ako pasok sa parang permanent residency program nila. So ang ginawa ko is nag-apply ako sa SAL. Maraming tatanong sa inyo guys kung anong agency yung in-apply ko sa Dubai. It's SAL Management Consultancy Services sa may Derad. Okay, go down. Kimmer, come. Kimmer, you wanna come here? Oh, si Kimmer naman. I'm taking a video, Kimmer. So, SAL Management and Consultancy Services sa Maydera, Dubai. Alam niyo yung Rolex building? Yeah, doon siya malapit. Nagbo-boat pa ako mula Dubai hanggang Dera, Dubai para makarating doon. So, ang ginawa ko guys is nagbayad ako ng $100 dirhams. Tapos,
parang ganito, nag-video ako, meron akong script, tapos nilagay nila yung profile ko sa parang job bank nila. Kasi sa mga employers sa Canada is nagustuhan yung parang resume, online resume ko. Kinontak nila ako, in-start nila yung process nila. 9 months yung buong processing hanggang sa nakarating ako ng Canada. Buong 9 months. 9 months nasa Canada na ako noon. So, nung time na yun kasi, hawak-hawak ng employer ko sa Dubai yung aking passport. And kung natatrabaho kasi United Arab Emirates, alam mo yun na sa Dubai kasi, most of the Middle Eastern countries, hawak nila yung passport mo. I don't know kung bakit. I know it's unlawful. Pero, ewan ko kung bakit ayun naging norm nila sa Dubai. Pero, ang sinabi ko sa employer ko nun is, kailangan kong kumuha ng licensure examination sa Dubai. Parang another licensure examination sa Dubai or parang kukuha ko ng parang educational opportunity sa Dubai na kailangan ng license, na kailangan ng proof of identity. So hiniram ko yun without letting them know na actually lumipad na ako papuntang Canada. So nung time na yun, tinulungan ako lahat ng mga kaibigan ko sa Dubai kasi flat yun eh. So tumawag kami ng taxi. Hindi pala kami tumawag ng taxi. Sorry. Erase that one. May dinrive ako ng isa sa mga kaibigan ko sa Dubai. Madaling araw na yun, guys. Ang dami namin noon kasi madaling araw na kasi may gate sa may flat namin. So, yung flat kasi namin puro yung mga staff ng construction company na nagtatrabaho namin. So, para hindi maginala yung security guard, hindi ko dala lahat ng mga bagahe ko. Kumbaga, lahat ng mga tropa namin yung sa Dubai, yung isa dala yung bag ko, isa dala yung mga laptop bag, yung isa dala yung laptop bag ko, isa dala yung maleta ko para hindi halata na ako lang yung aalis. So, ay ganun yung naging tactic namin. Tapos yung isa yung nag-drive, hindi kami tumawag ng taxi whatsoever. Tapos ay natin, sumipad na papuntang Canada. So, ang nangyari pa noon, ang tagal-tagal tignan nung meron akong working permit from sa passport ko, meron akong working permit sa Dubai, and then valid working permit sa Dubai, and then meron akong valid working permit sa Canada. Tapos ang tagal-tagal tignan ng immigration officer sa Dubai kung bakit meron akong dalawang permit, gano'n siya ng gano'n. Tapos tinatakan niya lang, tapos pinalis nila ako. Tapos sabi ko sa sarili ko, oh my god, parang kinabahan ako nung sobra-sobra kung madi-deny ba ako ng pag-alis, kung ano mangyayari, but whatsoever. Pero anyway, that's all in the past now. So, nandito na ako sa Canada ngayon. So, nag-work ako dito. Ang first few weeks ko, it was a struggle kasi sabi ng employer ko, hindi ko in-expect na ganito kakaliit. Kasi, siguro sa picture, medyo chubby ako ng konti at saka medyo matangkad ako. Pero, nang pagdating ko kasi, ang liit ko, 5'3 lang ako. Tapos, yung employer ko, yung mismo taalagaan ko is 6'3. Tapos wheelchair bound siya, quadriplegic siya, ang nagagalaw niya lang yung kamay niya, pero very 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 limited yung range of motion niya. So nasa wheelchair siya most of the time. So wala siyang ceiling lift, meron kaming mga yung floor lift, pero mahirap siyang gamitin. So ang ginagawa namin is yung bear hug, tapos sinatransfer siya from bed to wheelchair, wheelchair to bed, or wheelchair to commode, or whatsoever. So ayun yung ginagawa namin pag transfer. So ayun yung ginawa ko for the next 2 years. And luckily, nung time na yon, in 2009 hanggang 2011, magkaroon ako nag-stay 2 years as a caregiver. In 2011, meron silang loan na kapag nag-work ka, may loan sila sa Canada pag nag-work ka with, ng care, pag nag-work ka ng straight 2 years as a caregiver, pwede ka mag-apply as a open work permit at pwede kang maging isang resident sa Canada. So nag-apply ako ng open work permit. Open work permit is meaning pwede ka mag-apply, open. Pwede ka mag-apply ng sa kahit kaninong employer. So nagtanda ko ng resignation as a caregiver sa akin employer kasi napapagod na rin yung likod ko nung time na yun. So nag-work ako as a healthcare aide. So ang ginawa ko bago ako nag-work as healthcare aide is nag-challenge ako ng program sa may Robertson College ng healthcare aid program nila. Since registered nurse na ako sa Pilipinas, is pinakita ko nila yung diploma ko, diploma certificate ko na registered na ako sa Pilipinas. So, challenge ko lang yung healthcare diploma nila. Yung healthcare diploma nila consists of 2. Healthcare aid diploma challenge exam nila consists of 2, yung written tsaka yung skills. Yung written is very easy, guys. Yung mga bed making, perennial care, wound dressing, mga ganun lang yung mga
ano pa ba? Yung mga, basta yung mga cleaning whatsoever, and then yung skills, yung skills how, yung basta yung skills, yung mga bed making, yung basta mga basic, super basic lang din. So napasa ko yun, so they gave me a certificate na pwede na ako mag-work as a healthcare aide, also known as a nursing attendant, nursing assistant. So it all depends kung ano, or resident assistant, it depends kung ano facility kang nagwo-work. So nag-apply ako, naging resident assistant ako sa isang long-term care facility, hanggang sa naging nursing assistant ako sa Unit 66 sa hospital. Unit 66 is a medical cardiology unit. So doon ako nag-work as nursing attendant. So after noon is, sabi ko sa sarili ko, why don't I challenge myself to work as a nurse? So challenge ko yung licensed practical nurse program nila dito. So 14 subjects yun. Napasa ko yung lahat ng 14 subjects, and then I did clinical rotations. Ato ng clinical rotation, actually isang clinical rotation lang yun, isang acute clinical rotation, and then practicum meaning one-on-one ka with your preceptor. Ilalagay ka na sa isang acute care setting, and then ikaw gagawa lahat. Span of 1.5 months yun, and then you're good to go. Tapos, itatake mo na yung exam, yung final, yung licensure exam for practical nurse, and lahat yung nagawa ko naman siya within less than a year. So after noon, from healthcare aide ako sa Unit 66, which is the medical cardiology unit, I transitioned to licensed practical nurse. And then while working as a licensed practical nurse sa Unit 66, nag-aaral naman ako bilang isang registered nurse online sa Athabasca University, which is I just finished not too long ago. So ayun, nag-work ako as a full-time licensed practical nurse para ma-support yung studies ko bilang isang registered nurse. So natapos ko yung registered nurse program, and then in-absorb ako ng Unit 66, which is the medical cardiology unit, para mag-work as a registered nurse. And then now I'm working as a emergency department nurse, same hospital, emergency department nurse, pero different FTE, meaning different hours. Hindi siya full-time, it's only part-time. It's temporary full-time. It's only good for 7 months. So babalik ako sa Unit 66 after 7 months. So hopefully makakuha ako ng permanent lines sa emergency department. Kasi I think I love it because the transition sa emergency department is really fast. And yeah, so yun. So guys, doon na natatapos ang ating kwento ng paano ako nagsimula bilang isang estudyante sa Central Escola University, hanggang sa napadpad sa Dubai bilang isang estudyante sa Central Escola University, hanggang sa pumasa ng licensure exam sa Pilipinas, nagkaroon ng leakage, tapos nag-work as claims processor sa insurance company sa Pilipinas, nag-visit visa sa Dubai, and then nag-work as construction company sa Dubai, nagpumunta ng Canada bilang live-in caregiver, nag-work as a healthcare aide, nag-work as an LPN, nag-work as a registered nurse, at ngayon nag-work as a emergency nurse. So next time with that, guys, ha? Bye for now.